Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 685, Rank Champ. Kalokohan, hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay. Sa wakas, muling kumilos ang isa sa mga alagad. Isang makapal na haligi ng apoy, kasama ang mga apoy na pumuno sa kalangitan, na umaakay patungo sa execution-execution na parang apoy na dragon. Emph. Sa pagharap sa malakas na pag-atake ng lalaki, ngumuso si Xingju. Sa isang pag-iisip, damaloy sa kanyang katawan ang maitim na gas sa ibabaw ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang lakas ni Xingju bilang isang advanced Shiro Martial Master ay umabot na sa antas ng isang beginner Shiro Wuzun. Walang limitasyong pam-technique. Pagkatapos, sumalakay si Xingju gamit ang isang palad. Agad na gumuho ang espasyo sa harapan niya. Isang gintong palad ang namuo. Hindi lamang nito naapula ang haligi ng apoy, kundi umaksyon din ito patungo sa tatlong tao. Boom! Sa oras na mag-react ang tatlong tao, huli na ang lahat. Bago pa man sila makasigaw, pinatay na sila ng limitless pam-technique ni Xingju. Clap clap clap. Hermetic Xingju, nabubuhay ka talaga sa iyong reputasyon. May paraan ka pala para tumaas ang iyong lakas. Napakahiwaga talaga ng combat skill na ito. If you don't mind, Junior Xingju, pwede mo ba akong ituro? Sa sandaling ito, palakpakan ang nanggaling sa likod ni Xingju. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Xingju dahil naramdaman niya ang napakalakas na aura na nakamamatay. Ikaw, nang makita niya ang lalaking nasa likuran niya, napakunot ang noo ni Xingju dahil hindi ito simpleng tao. Siya ay si Fang Tianhua mula sa Heaven Dao Peak, na nasa ikasyam na ranggo sa listahan ng mundo. Hehe, akala ko si Senior Bai Ye ay gumagawa ng malaking kaguluhan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa akin dito upang harapin ka. Pero ngayon, mukhang matalino na si Senior Bai Ye. Kailangang patayin ang mga tulad mo sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magiging sako na ka. Si Fang Tianhua ay may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang tila hindi nakakapinsalang ngiti ay napakapeke kay Xingju. Ziz. Biglang umapaw ang asul na kidlat sa lahat ng direksyon. Nagamit na ni Xingju ang Illusory Lightning Dash ang Dash, na naging isang kidlat habang siya ay tumakas patungo sa kailaliman ng kagubatan. Kahit na ang lakas ni Xingju ay maaaring pansamantalang maabot ang antas ni Shiro Wuzun dahil sa kapangyarihan ng Soul Eruption, kung siya ay lalaban sa mataas na antas na Shiro Wuzun na Fang Tianhua, siya ay nasa matinding panganib. Sa ganoong sitwasyon, maaari lamang piliin ni Xingju na tumakas. Nagkataon lang na hindi siya kalayuan sa Spirit Formation. Sa lakas ni Fang Tianhua, ang kanyang soul power ay nasa Monarch Rank, kaya tiyak na hindi niya matutuklasan ang Spirit Formation. Kaya, sa sandaling iyon, pinaplano ni Xingju na akitin si Fang Tianhua sa Grand Spirit Formation. Sa lakas ng Grand Spirit Formation, tiyak na mamamatay si Fang Tianhua. Humph, gusto mo bang umalis? Nang makita iyon, malamig na ngumuso si Fang Tianhua, pagkatapos ay humakbang pasulong. Ang mga puting ulap ay bumangon mula sa kanyang mga paa, at sa espasyo kung saan hindi siya maaaring pumailang lang, siya ay tila lumilipad. Bukod dito, napakabilis ng kanyang bilis na mas mabilis pa ito kaysa sa Illusory Lightning Dash ang Dash ni Xingju. Ang numero unong agility battle skill sa mundo, ang Cloud Stepping Technique. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni Xingju ay lubos na nagbago, at ang pagkabigla ay bumalatay sa kanyang mga mata. Hindi lang niya ginamit ang Illusory Lightning Dash ang Dash, ginamit din niya ang Lixi mula sa Soul Devouring Technique. Kapag pinagsama ang dalawa, ang kanyang bilis ay sobrang nakakatakot. Gayunpaman, hindi lamang niya nagawang humiwalay kay Fang Tianhua, mabilis pa siyang lumalapit sa kanya. Kung magpapatuloy ito, magtatagal lamang ng maikling sandali para mahuli si Xingju. Sa mundo, ang tanging kakayahan sa pakikipaglaban na may ganoong bilis ay ang Cloud Stepping Technique ng Heavenly Lopik. Soul Clone. Nang makitang masama ang sitwasyon, natarante si Xingju ngunit hindi nagpanik. Sa isang pag-iisip, ang kanyang katawan ay naging malabo, at sa isang iglap, ilang dosenang silhouette ang lumitaw, mabilis na tumakas sa iba't ibang direksyon. Hindi matatakasan na net. Ang soul clone ni Xingju ay talagang natakot kay Fang Tianhua. Gayunpaman, hindi siya sumuko ng ganoon na lamang. Sa isang alon ng kanyang manggas, isang kakaibang bahid ng liwanag ang bumaril sa kalangitan. Swish! Swish! Mabilis na umikot ang liwanag, naging malaking net ng enerhiya na umaabot ng ilang libong metro sa dulo. Bumaba ang lambat mula sa langit, at mayroon pa itong suction force na maaaring magpabagal sa bilis. Sa isang kisap mata, nabalot na nito ang lahat ng clone ni Xingju. Spurt, spurt, spurt. Ang inescapable net ay isang middle king tier battle skill mula sa Heavenly Lopik. Hindi lamang ito sumaklaw sa isang napakalaking lugar, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi rin maaaring maliitin. Nababalot ng inescapable net, ang mga clone ni Xingju ay bumagsak lahat, at siya ay nasugatan din ng husto. Umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig habang nagpupumilit siyang umakyat pabalik. Bang! Art! Tunit sa sandaling ito, nakarating na si Fang Tianhua sa harap ni Xingju. Muli niyang tinapakan ang likod ni Xingju, walang awa siyang tinapakan. Mayroon ka talagang ilang mga tricks sa iyong manggas. Hindi nakakagulat na nagawa mong pahirapan ng husto ang mga disipulo ng Heavenly Lopik sa panahon ng pagsubok para maging direktang disipulo. Pinahirapan mo pa ang aking senior na si Bai Ye.
Pero sayang naman at hindi ka pa nagmamature, and you won't have the chance to do so in the future. Tinapakan ni Fang Tianhua si Xing Zhu gamit ang isang paa, at ang isa niyang kamay ay nag-charge ng malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Kung hahampasin niya siya mula sa likuran, tiyak na mahihirapan si Xing Zhu. Kalokohan. Sinubukan ni Xing Zhu ang kanyang makakaya para makawala, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay naglalaho. Kasabay ng katotohanan na dalawang antas ang pagitan nilang dalawa, walang paraan para makalaya siya sa ilalim ng kapangyarihan ni Fang Tianhua. Sa sandaling ito, ang puso ni Xing Zhu ay napuno ng hindi pagpayag. Matagal nang nagtrabaho si Xing Zhu. Kung siya ay namatay sa mga kamay ng naturang basura, hindi siya maaaring mamatay sa kapayapaan. Ngunit sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ng matandang lalaki ang biglang tumunog sa isipan ni Xing Zhu. "Hoy, anak, kailangan mo ba akong tulungan?" Nang marinig ang boses na ito, si Xing Zhu ay agad na natuwa. Ang kanyang orihinal na nakakatakot na mukha ay naging labis na nasa sabik. Sumigaw siya ng malakas, "Lokong matanda, kung wala kang gagawin ngayon, walang tutulong sa iyo na pinuhin ng isang katawan." Natigilan si Fang Tianhua sa sigaw ni Xing Zhu. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at naghinala pa siya na si Xing Zhu ay natakot ng hanggal. Ngunit sa sumunod na sandali, tuluyan na siyang napatulala. Bang! Isang maringgal na aura ang biglang lumabas sa katawan ni Xing Zhu. Si Xing Zhu, na malapit nang bumalik sa antas ng Shiro Martial Master, ay nagsimulang pumailang lang. Sa isang iglap, naabot niya ang high rank Shiro Wuzun level, na talagang kapareho ng level ni Fang Tianhua. Swish, swish, swish. Ang bigla ang aura ay napakalakas kaya't si Fang Tianhua, na nasa harap ni Xing Zhu, ay agad na pinalipad. Ilang beses siyang sumilip sa ere bago tuluyang bumagsak sa lupa. Kalokohan. Ngunit sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Fang Tianhua ay lubos na nagbago, dahil si Xing Zhu ay nagpakita na sa kanyang harapan na parang multo. Wala pang kalahating talampakan ang layo ng isang malakas na suntok sa mukha niya. Swish. Gayunpaman, si Fang Tianhua ay hindi isang ordinaryong tao. Sa isang iglap, ipinakita niya ang cloud step ang technique. Sa kanyang pag-atras, talagang inilipat niya ang kanyang mga paa at lumipad sa likod ni Xing Zhu. Isang mabangis na palm technique ang nakatutok sa likod ni Xing Zhu. Ha? Pero nagkamali siya. Nakita niyang biglang umikot ang katawan ni Xing Zhu. Hindi lang nakaligtaan ang kanyang palm technique, ngunit ang malupit na sipa ng litigo ni Xing Zhu ay damapo na sa kanyang balikat. Ah! Isang nakakadugong sigaw ang narinig. Si Fang Tian ay parang isang palason na binitawan mula sa isang busog, diretsyong bumaril. Hindi mabilang na makapal na sinaunang puno ang pilit niyang pinutol. Matapos lumipad ng ilang milya, nahulog siya sa lupa sa isang malungkot na estado. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang malungkot na kalagayan. Hindi lamang tuluyang nawasak ang kanyang damit, maging ang kanyang katawan ay natatakpan ng madugong galos na dulot ng mga sinaunang puno. Patuloy na bumubulwak ang malalaking subo ng dugo mula sa kanyang bibig. Ito ay walang katapusan, at siya ay mukhang isang taong malapit ng mamatay. Paano ito posible? Ito ay malinaw na isang pisikal na pag-atake lamang. Paano ito nakakatakot? Paano nagawa ng lalaking ito? Sa sobrang malupit na katawan, tao pa ba siya? Sa sandaling ito, ay nalalayan ni Fang Tianhua ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga kamay sa lupa. Gusto niyang tumayo, ngunit nakita niyang hindi mapigilan ang kanyang katawan ng panginginig. Napakahirap para sa kanya na tumayo. Gayunpaman, siya ay tinamaan lamang ng pag-atake ni Xing Zhu. Bukod dito, hindi ito isang napakalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ito lamang ang pinakasimpleng pisikal na pag-atake. Bang! Ah! Nang tatayo na si Fang Tianhua, naramdaman niya ang isang alon ng sakit na nagmumula sa kanyang likod. Nakasubsob na ang buong katawan niya sa lupa. May mga malalalim na bitak sa paligid niya, at sa kanyang likod, ang isa sa mga paa ni Xing Zhu ay umapatong sa kanya. Paano ito? Ano ang pakiramdam ng natapakan? Malamig na tanong ni Xing Zhu. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na makagawa ng ingay si Fang Tianhua. Ito ay dahil ang kanyang ulo ay mahigpit na nakakulong sa lupa, at hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Puff! Pagkatapos, binuhat ni Xing Zhu si Fang Tianhua mula sa lupa. Pagkatapos, tulad ng paghagis ng panakat, walang awa niyang itinaboy siya. Ah! Ilang subo na naman ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Wala man lang lakas si Fang Tianhua para tumayo. Ito ay dahil ang kanyang katawan ay nagkaroon ng ilang mga bali, at hindi siya makatayo. Junior Brother Xing Zhu, iligtas mo ako. Para sa kapakanan na nasa iisang sekta tayo, iligtas mo ako. Sa sandaling ito, si Fang Tianhua ay natakot. Takot na takot siya. Bagamat hindi niya alam kung paano nadagdagan ni Xing Zhu ang kanyang lakas, alam niyang madaling mapatay siya ni Xing Zhu. Hehe, ngayon mo lang ba ako tinuring na kapwa-disipulo? Muling naglakad si Xing Zhu sa harap ni Fang Tianhua, ngunit may mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nagkamali ako. Bitawan mo ako. Ipinapangako ko na tutulungan kitang harapin ang bastard na iyon, Baye. Papatayin ko siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Patuloy na nagmamakaawa si Fang Tianhua. Ayaw niya talagang mamatay. Paumanhin, gusto ko sa sarili ko na alisin ang mga kaaway ko. Hindi direktang pinatay ni Xing Zhu si Fang Tianhua. Sa halip, binuhat siya nito gamit ang isang kamay at nagpatuloy sa paglalakad sa kailaliman ng kagubatan.
Nang makitang hindi siya pinatay ni Xingju, ang mukha ni Fang Tianhua na kanina ay puno ng takot sa wakas ay naging kalmado. Gayunpaman, hindi niya alam na gusto talaga siyang gamitin ni Xingju para subukan ang spirit formation na iyon. Gusto niyang gamitin ang spirit formation na iyon para pisilin lahat ng kapangyarihan niya. Ito ay, habang naglalakad siya sa harap ng spirit formation, biglang nanlaki ang mga mata ni Xingju. Dali-dali niyang itinoon ang matalim na tingin patungo sa kagubatan sa kanyang kaliwa na may seryosong ekspresyon. Plop! Pagkatapos, talagang inihagis ni Xingju si Fang Tianhua sa lupa. Matapos siyang baligtarin, kumuha siya ng medicinal pellet at sinabing may nag-aalalang ekspresyon. Senior Brother Fang, paumanhin. Medyo mabigat ang kamay ni Junior Brother. Ikaw. Ang pagbabago ni Xingju ay naging sanhi ng pagkatulala ni Fang Tianhua. Hindi niya alam ang gagawin. Nang lumitaw ang dalawang figure na parang mga multo ay bigla siyang natauhan. Oh, hindi ba ito si Fang Tianhua? Ha, ito. Isang disipulo ng bumabalik na tuktok. Ang isa sa dalawang figure ay nakasuot ng mahabang gintong balabal. Siya ay kasing tatag ng isang oso, at ang kanyang boses ay magaspang at mailap. Ang isa naman ay nakasuot ng mahabang pulang damit. Siya ay may kaakit-akit na figure at isang gwapong mukha. Mahina at malumanay ang boses niya, at masarap pakinggan. Ang dalawang ito ay ang mga taong nag-away kanina. Sila ang ikapito at ikawalo sa listahan ng mundo, ang Wu Yuan ng Dragon Sect at ang Yao Ting ng Flower Valley. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 686, Call Me Big Beard. Kaya may pagkakataon na ang dalawang ito ay magkakasundo din. Napabuntong hininga si Xingju sa kanyang puso nang makita silang dalawa. Ang dahilan niyan ay dahil sabay silang sumulpot at hindi nag-away. Halata namang naging mapayapa ang kanilang pagsasama. Ang labanan sa pagitan mo at ni Fang Tianhua ay tiyak na nagpukaw ng kanilang interes, kaya narito sila upang makita kung ano ang nangyayari. Sabi ng Soul Exalt, wow! Hisile! Maliit na kapatid, napakabata mo, ngunit taglay mo ang gayong lakas. Mukhang magbabago na naman ang world rank ang mula ngayon. Sumigaw si Wu Yuan nang makarating siya sa harap ni Xingju. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Xingju na parang kulog, na naging sanhi ng pag-ungol ng mga tainga ni Xingju. Sa sandaling ito, tila naiintindihan ni Xingju kung bakit hiniling sa kanya ni Yao Ting na layuan siya. Friend, anong pangalan mo? Kung ikukumpara kay Wu Yuan, mas malumanay si Yao Ting. Tumapit siya kay Xingju na may kaakit-akit ng ngiti. Ako si Xingju. Dapat kayong dalawa ang sikat na Senior Long Yuan at Senior Yao Ting. Kinuyam ni Xingju ang kanyang mga kamao at magalang na binati sila. Ang dalawa sa kanila ay nagtataglay ng pambihirang lakas at pagkakakilanlan. Sila ang magiging kahalili ng Dragon's Gate at Flower Valley. Paano mapapalampas ni Xingju ang pagkakataong makipagkaibigan sa kanila? Hehe, tama, tama. Tayong dalawa ang Gallant Dragon at Snake Couple. Nakangiting sabi ni Wu Yuan. Puff, sino ang Gallant Dragon and Snake Couple? Pwede bang hindi ka masyadong nakakadiri? Agad na tumutol si Yao Ting sa kanyang mga sinabi. Huwag mong babalikan ang iyong mga sinabi. Ikaw ang pumayag sa kasal ng itakda ito ng iyong amo. Sabi ni Wu Yuan na may masamang ekspresyon. Paano ko malalaman na isa kang hamak? Kapag ang aking amo ay lumabas sa pag-iisa, gagawin ko siyang putulin ang kasal. Malamig na single ni Yao Ting. Hindi mangyayari iyon. Namula ang mukha ni Wu Yuan nang makita niyang gusto ni Yao Ting na putulin ang kasal. Sa kanyang pagkabalisa, hinawakan niya ang balikat ni Yao Ting gamit ang kanyang mga kamay na parang oso. Umalis ka sa dinadaanan ko. Ang malambot na nakangiting mukha ni Yao Ting ay agad na namutla nang hawakan ang kanyang mga balikat ng dalawang nakasusuklam na malalaking kamay. Ang kanyang mga palad ay biglang dinumba ng buong lakas ang dibdib ni Wu Yuan. Bang! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw habang pinalipad si Wu Yuan. Gayunpaman, dahil masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya, si Yao Ting, na naglunsad ng pag-atake, ay lumipad din kasama niya. Ngunit sa sandaling iyon, si Xingju na ang nagbago ng husto sa kanyang ekspresyon dahil agad na nawala ang dalawa. Malinaw, nahulog sila sa nakakatakot na spirit formation. Hindi maganda. Nang makita iyon, hindi na makatayo si Xingju. Matapos silang dalawa ay pumasok sa hanay, si Xingju ay walang narinig na kahit ano. Wala rin siyang maramdaman sa loob. Para bang ang hanay ay maaaring ihiwalay ang lahat, ginagawa ito upang hindi masabi ni Xingju kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, si Xingju ay nagmamadaling gumuhit ng antang-antang sa labas ng porma sayon, naghahanda na basagin ito. Tahan na, anak. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng Soul Exalt. Ano ito? Hindi naintindihan ni Xingju. Hayaan ang porma sayo na ito na sumipsip ng kanilang paglilinang. Ito ay magiging kapakipakinabang sa iyo sa hinaharap. Humalaklak ang Soul Exalt, ngunit, no buts. Sa kanilang lakas, ang pormasyong ito ay hindi kayang kitilin ang kanilang mga buhay. Malaki ang tiwala ng Soul Exalt. Matapos marinig ang mga salita ng Soul Exalt, ang nag-aalalang puso ni Xingju ay panatag na. Hindi siya isang taong mag-iiwan ng isang taong nasa panganib na mamatay. At saka, naramdaman niya ngayon na kahit si Wu Yuan o si Yao Ting, hindi sila masasamang tao. Kung ikukumpara kina Baiye, Lu Yuan, at sa mga mapagkunwari na iyon, mas magaling sila.
Kailangan niyang iligtas ang mga taong katulad nila. Junior Shinju, hindi mo ako hinayaang kainin ang medicinal pellet sa iyong kamay. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakahinang boses ang biglang nagmula sa ilalim ng mga paa ni Shinju. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tumingin, nakita niya ang maputlang mukha na si Fang Tianhua na gumagamit ng nakikiusap na tingin upang tingnan ang medicinal pellet sa kamay ni Shinju. Sa sandaling iyon, siya, nalabis na nasugatan na hindi siya makagalaw, ay nagnanais na isubo ang gamot na bulitas sa kanyang tiyan. Kainin mo nanay mo. Bang! Ah! Nang makita ang kasuklam-suklam na mukha na ito, agad na nagalit si Shinju. Sinipa niya ang ulo ni Fang Tianhua at pinaalis ito. Sa sandaling iyon, hindi siya maaaring patayin ni Shinju, ngunit hindi siya makatakas sa parusa. Ito ang kinahinatnan ng pag-atake kay Shinju. Buzz! Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang lakas ni Shinju, at agad siyang nahulog sa antas ng isang advanced na Azura Martial Master. Pagkatapos, isang figure ang lumabas sa katawan ni Shinju at lumitaw sa harap ni Shinju. Ito ay ang Soul Exalt. Sabi ko, Soul Exalt, bakit ngayon ka lang gumawa ng galaw? Muntik na akong mapatay ng tanggang iyon. Ibinunyag ng Soul Exalt ang tunay niyang anyok. Itinuro ni Shinju si Fang Tianhua, na natambo niya, at sumigaw ng galit. Ngayon, pakiramdam niya ay pinaglaruan siya. Sa mga araw na ito, hindi siya makakain ng maayos, at hindi siya makatulog ng maayos. Ang lahat ay dahil ang Soul Exalt ay hindi nagpakita ng kanyang sarili sa mahabang panahon. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Soul Exalt ay nasa tabi niya sa lahat ng oras na ito. Hindi niya siya tinulungan noong siya ay binubugbog, at kumilos lamang siya kapag siya ay malapit ng mamatay. Ako ay nasa iyong katawan sa lahat ng oras na ito. Ikaw ang hiharamdam. Sinong sinisisi mo, nakangiting sabi ng Soul Exalt. Imposible. Kailan ka pumasok sa katawan ko? Imposibleng hindi ko ito naramdaman. Hindi naniwala Shinju. Tumawa ang Soul Exalt at nagsabi. Ang kataas-taasang ito ay nilinis mula sa isang kaluluwa. Kung ako ay matuklasan ng isang kaluluwa ng isang Emperor Stage lamang, kung gayon ako ay nanatili sa tabi ng matandang Cloud Ghost na iyon sa loob ng maraming taon ng walang kabuluhan. Kung ganoon, bakit hindi ka lumabas kanina? Pinag-alala mo ako. Pinanlakihan siya ng mata ni Shinju. Hehe, this Exalt just wanted to test your comprehension. Pero hindi naman masama. Nadiskubre mo talaga ang barrier key. Ano ang gamit ng susi? Sa pagsasalita tungkol sa susi, agad na naging masigla si Shinju. Bagamat hinala niya na may milagrong gamit ang susi, hindi niya alam kung para saan ito ginamit. Ang pagbubukas ng Gate of Inheritance ay napakahalaga. Malalaman mo kapag umalis na tayo sa hindi kilalang espasyong ito. Ang Soul Exalt ay sadyang kumilos ng misteryoso. Pagkatapos, tumingin siya sa Spirit Formation at sinabing, okay, oras na, palabasin silang dalawa. Marahil ay kakailanganin natin ang kanilang lakas sa mga susunod na laban. Hindi natin maaaring hayaan silang dalawa na masugatan. Emph. Matapos marinig ang mga salita ng Soul Exalt, si Shinju ay nagmamadaling naglagay ng mga anteng-anteng at naghanda upang sirain ang forma sayon. Sandali, kakailanganin mong hiramin ang aking lakas sa mga susunod na laban. Hindi mo maaaring payagan ang mga tao mula sa Mount Wuzi na makilala ang iyong hitsura. Ang Soul Exalt ay naglabas ng kakaibang medicinal pellet. Ito ay, nagulat si Shinju. Pakiramdam niya ay kakaiba ang medicinal pellet. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ito ay ang appearance-changing pellet. Mababago nito ang itsura at aura mo. Pero isang araw lang ito. Ipinaliwanag ng The Soul Exalt. Talagang may napakahimala na medicinal pellet. Kailangan ko talagang subukan ito. Agad na natuwa si Shinju. Ang pagbabago ng kanyang itsura at aura ay katumbas ng pagbabago sa ibang tao. Ito ay isang kayamanan para sa kanya upang maalis ang kanyang mga humahabol sa hinaharap. Amo, walang pag-aalinlangan, nilunok ni Shinju ang kakaibang appearance-changing pellet. Sa lalong madaling panahon, isang kakaibang kapangyarihan ang lumabas sa kanyang tiyan. Ang kapangyarihang iyon ay sumasakop sa bawat bahagi ng kanyang katawan, kabilang ang kanyang mga organo, buto, at maging ang kanyang dugo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang hitsura ni Shinju ay naging isang tiyuhin na puno ng sideburns ang mukha. Medyo tumaas din ang height niya. Mas naging maskulado rin ang kanyang pangangatawan. Gayunpaman, medyo mas pangit pa rin siya kaysa kay Wuyuan. Ito. Maaari ka bang maging mas kahabag-habag? Tumingin si Shinju sa Soul Exalt na may titig na puno ng nakatagong kapitan. Ha? This appearance-changing pellet change your appearance randomly. Wala akong magagawa. Anyway, for a day lang. Tiisin mo na lang, napangiti ang Soul Exalt. Nang makita iyon, hindi na siya ginulo ni Shinju. Nagmamadali siyang naglagay ng mga anteng-anteng sa lupa. Dahil napakahiwaga ang pagkakasetup ng formation, medyo mahirap itong sirain. Sa kabutihang palad, si Shinju ay bihasa sa pinakamalakas na diskarte sa pagbuo ng espiritu sa mundo. Sa mga tuntunin ng mga forma sayon ng espiritu, mas malakas pa siya kaysa sa matandang Yunwei. Ang pagkasira sa forma sayon ay nasa kamay ni Shinju. Buksan. Pagkatapos niyang mag-inscribe, mahinang sumigaw si Shinju at ang mga rune na nakapalibot sa formation ay nagliwanag ng liwanag na pumailan lang sa kalangitan. Habang binalot ng liwanag ang formation, lumitaw din ang invisible formation. Ang spirit formation ay ganap na itim.
Imposibleng makita kung ano ang nasa loob ng spirit formation dahil inihiwalay nito ang lahat mula sa labas. Gayunpaman, habang ang liwanag mula sa mga anteng-anteng ay bumuhos sa pormasayon, ang pormasayon ay unti-unting kumupas. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay makikita na sina Wuyuan at Yao Ting sa loob ng formation. Ha! Boom! Nang makitang humihina ang enerhiya ng formation, sabay na kumilos sina Wuyuan at Yao Ting. Ang malakas na pormasayon ay nasira ng maaga. Si Wuyuan ay bumaril kay Xingju at hinawakan ang mga kamay ni Xingju na puno ng pasasalamat. Kuya, ikaw ba ang nagligtas sa amin? Huwag ka nang magtanong ng walang kwentang tanong, okay. Nag-walk out din si Yao Ting, na may kaakit-akit na figure. Mariin niyang tinitigan si Wuyuan, tinitingnan ang kamangmangan nito. Nang mawala ang pormasayon, nakita nilang dalawa si Xingju, na kumokontrol sa mga anteng-anteng sa labas ng pormasayon. Kaya, sigurado sila na si Xingju ang nagligtas sa kanila. Kaibigan, salamat sa tulong mo. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tumapit si Yao Ting kay Xingju at sinabi sa kanyang matamis at malumanay na boses. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Xingju na bukod sa pagiging mahigpit kay Wuyuan, si Yao Ting ay tila napakaamo sa iba. Ha, tawagin mo akong Big Beard. Kayong dalawa ay isang perpektong tugma. Ikaw ay dapat na ikapitong ranggo sa world rankang, Wuyuan, at ikaw ay nasa ikawalong ranggo sa world rankang, Yao Ting, tama ba? Tumawa si Xingju. Sa sandaling iyon, hindi lamang naging mabangis ang kanyang hitsura, maging ang kanyang boses ay naging mas wild. Wow kuya, ang ganda talaga ng mata mo. Ako at ang asawa ko. Dahil sa sinabi ni Xingju, hindi na nakaimik si Yao Ting. Sa kabilang banda, si Wuyuan ay nagninangning sa tuwa. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Xingju. Natouch siya na muntik na siyang mapaiyak. Ha? Nasaan yung brat na si Xingju? Nakatakas. Fuck, he's too disloyal. Huwag mo na akong sagasaan ulit. Biglang iniwas ni Wuyuan ang kanyang tingin sa paligid. Nang hindi niya makita ang figure ni Xingju, agad siyang nagsimulang magmura ng galit. Ha? Kuya Wuyuan, pinag-uusapan mo ba ang nakababatang kapatid na iyon mula sa Hermit Peak? Nang makita ito, alam ni Xingju na masama ang sitwasyon at agad siyang humakbang. Tama, ang brat na iyon. Kuya Big Beard, saan mo siya nakitang tumakbo? Nagmamadaling tanong ni Wuyuan. Pagkatapos, nagmura siya. Originally, gusto ko siyang tulungang ipahayag na natalo niya si Fang Tianhua. Sa kung gaano siya kataksilan, ano ang silbi ng pag-anunsyo nito? Huwag kang mahuli sa akin. Kung gagawin ko, hahampasin ko siya. Balat. Nang marinig ang mga sumpa ni Wuyuan, labis ding hindi nasisiyahan si Xingju. Palihim niyang sinumpa sa kanyang puso, damn it, nagkataon lang tayong nagkita. Pabor ang pagligtas sa'yo, pero ang hindi pagligtas sa'yo ay isang bagay na dapat kong gawin. Haha, Kuya Wuyuan, mali ang pagkakaintindi mo. Dahil lang sa pinangunahan ng nakababatang kapatid na iyon ay alam kong mayroong spirit formation dito. Kahit na nagmumura siya sa kanyang puso, nagmamadali pa rin si Xingju na magdahilan. Sinaktan na niya ang kasuklam-suklam at walang hiyang sinabay Ye at Luyuan. Ayaw niyang gumawa ng isa pang malaking kalaban tulad ni Wuyuan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 687, Heritage Square. Oh, saka saan siya nagpunta? Nagdududang tanong ni Wuyuan. Nakita niya na local lang ako, kaya hindi siya naniwala na makakalusot ako sa formation. So, pumunta siya para humingi ng tulong sa mga senior niya. Nakangiting sabi ni Xingju. Kaya ganun. Kung ganoon, hindi naman masama ang batang ito. Mukhang kailangan ko siyang tulungan na ipakalat ang balitang natalo niya si Fang Tianhua. Matapos marinig ang paliwanag ni Xingju, nasiyahan si Wuyuan at muling bamuka ang kanyang malaking bibig. Emph. Hindi lang si Wuyuan, maging si Yao Ting ay tahimik na tumango. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Xingju na makahinga ng maluwag. Makikita na kung hindi niya inaabsuelto ang kanyang sarili, hindi lang niya masasaktan si Wuyuan, masasaktan din niya si Yao Ting. Ngunit kung titignan ito ngayon, hindi lang niya sinaktan si Yao Ting, nag-iwan pa siya ng magandang impresyon. Fang Tianhua. Ang nasa ikasyam na ranggo sa listahan ng mundo, si Fang Tianhua. Nagkunwari si Xingju na hindi naiintindihan ang sitwasyon. Ye, ito ang batang lalaki Fang Tianhua. Speaking of which, hindi siya mabuting tao. Napakasama ng mga pamamaraan niya. Gayunpaman, natalo na siya ni Kuya Xingju. Nakita namin itong dalawa ng aming mga mata. Kung pag-uusapan, hindi simpleng tao si Kuya Xingju para magkaroon ng ganoong mga tagumpay sa murang edad. Sabi ni Wuyuan na may pilyong ngiti. Tumawa si Wuyuan. Habang nagsasalita siya, sinipa niya si Fang Tianhua. Walang nakakaalam kung ilan sa mga tadyang ni Fang Tianhua ang mababali ng sipa na ito. Kung ganoon, talagang pambihira ang kapatid na iyon. Habang nagagalak si Xingju sa kanyang puso, talagang pinuri niya ang kanyang sarili sa harap ni na Wuyuan at Yao Ting. Iniligtas ni Xingju ang kanilang buhay. Hindi lamang lubos na nagpapasalamat ang dalawa sa kanila, ngunit nakuha rin nila ang kanilang tiwala. Inilabas nila ang Dragon's Gate at ang mga espesyal na medalyon ng Flower Valley at inimbitahan si Xingju sa Dragon's Gate at Flower Valley bilang mga panauhin.
Habang nakikipag-chat si Xingju sa kanilang dalawa, sinamantala niya ang pagkakataon nang hindi sila nagpapansinan para itabi ang susi ng enerhiya na nakabaon sa alikabok sa lupa. Sa kabutihang palad, ang susi ay makikita lamang ng mata at hindi madarama. Kung hindi, tiyak na hindi ito mahuhulog sa mga kamay ni Xingju. Pagkatapos, si Xingju ay naglakbay kasama silang dalawa. Dumaan sila sa hindi kilalang rehiyon, at pagkatapos nilang magaanan ang skyline, isa pang World Spirit Gate ang lumitaw sa kanilang tatlo. Sa pagkakataong ito, mayroon ding stone tablet na itinayo sa harap ng Spirit Formation Gate. Apat na malalaking salita ang nakasulat sa tapyas na bato. Inheritance Plaza. Sa ibaba ng Inheritance Plaza ay may ilang linya ng maliliit na salita. Heaven Key, Earth Key, Man Key. Walang sino man ang maaaring nawawala. My God, kailangan mo ng tatlong susi para magbukas ng pinto. Ang matandang iyon na si Yunwei ay tunay na may kakayahang manloko. Hindi makapaniwala si Wu Yuan. Gayunpaman, gumawa pa rin siya ng isang malaking hakbang pasulong at humakbang sa pagbuo ng espiritu. Mabilis pagkatapos, pumasok din sina Xingju at Yao Ting. Sa pagkakataong ito, hindi na sila pumasok sa kakaibang special tunnel, at napakabagal na dumaan sa Spirit Formation Gate. Gayunpaman, ang eksena sa harap nila ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Xingju. Ah! Boom! Boom! Dagandong! Sa sandaling ito, ang unang bagay na lumitaw sa harap ng mga mata ni Xingju ay ang natarantang mga disipulo ng Mount Wuzi na tumatakas sa lahat ng direksyon. Mayroon ng halos 200 bangkay na nakahandusay sa lupa sa malawak na bulwagan. Sila ay maaaring hindi na makilala o natapakan sa mid-phase noong sila ay nabubuhay pa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng isang napakalaking demonyong hayop na 100 ang taas. Ang demonyong hayop na ito ay may 4 paa na kasing kapal ng isang elepante, ngunit ito ay higit sa 1,000 beses na mas makapal kaysa sa isang elepante. Mayroon din itong 2 makapal na braso, at ang magkabilang kamay nito ay may hawak na dambuhalang saber. Pulang dugo ang mga mata nito, at tila nawalan ng katalinuhan. Ang pinaka nakakatakot ay ang aura nito, na aktwal na umabot sa antas ng isang mid-level na Azura Martial God. Sa sandaling ito, sina Bai Ye, Lu Yuan, Kong Guang, Yi Changfeng, at ang Elder ng Ethereal Peak ay pinipigilan ng demonyong halimaw na ito ng buong lakas. Gayunpaman, tila napakahirap. Kahit na ang demonyong halimaw na ito ay nawalan ng katalinuhan, ang lakas ng pag-atake nito ay lubhang nakakatakot pa rin. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay nanginginig ng husto, at ang mga tao ay nagsimulang umugoy. Kung hindi dahil sa espesyal na materyal ng bulwagan, malamang na gumuho ito dahil sa pagyanig. Tuloy-tuloy na sumasayaw ang sable sa kamay nito. Kahit mukhang clumsy, kasing bilis ng kidlat ang bilis nito, at imposibleng makadepensa laban dito. Wu Yuan, Yao Ting, bilisan mo at tumulong. Kung hindi ka tumulong, mamamatay tayong lahat dito. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang boses ni Bai Ye. Sa sandaling ito, si Bai Ye ay basang-basa na sa pawis at hingal. Wala na siya sa dati niyang kilos. Gayunpaman, ang natitiklap na pamaypay sa kanyang kamay ay napakahal. Kahit na ito ay hindi isang honorable artifact, ito ay higit na nakahihigit sa isang spirit artifact. Maaari talaga itong mag-transform sa isang napakalaking fan na 12 ng zang ang haba at harangin ang saber ng demonyong hayop. Hindi lamang siya, ngunit si Lu Yuan ay mayroon ding natitiklap na pamaypay sa kanyang kamay. Ang foldang fan na iyon ay katulad ng kay Bai Ye, at ang pagkakaiba lang ay ang hugis nito. Nakita na ni Xingju ang foldang fan na ito sa mga kamay ng Hermit Peak Sect Master noon, ngunit iba ang aura nito. Maliban sa kanilang dalawa, sina Kong Guang at Yi Changfeng ay may hawak na lumilipad na punya sa kanilang mga kamay at isang salamin na maaaring maglabas ng malakas na liwanag. Lahat sila ay hindi pangkaraniwang bagay. Anong kayamanan ito? Napakalakas nito. Bamantong hininga ni Xingju. Iyan ay isang pseudo honorable artifact. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng paggaya sa isang tunay na honorable artifact, at wala itong honorable spirit. Kung ito ay isang tunay na honorable artifact, ang magical beast na ito ay matagal nang namatay. Paliwanag ng Soul Elder nang makita niya ang pagkalito ni Xingju. Makakagawa ka talaga ng ganito. Napabuntong hininga si Xingju sa paghanga. Kahit na hindi ito isang tunay na honorable artifact, malinaw na maitataas nito ang lakas ng isang tao sa pakikipaglaban. Ang halaga ng paggawa ng pseudo honorable artifact ay hindi mura. Dahil sa iba't ibang materyales at iba't ibang kapangyarihan, mayroong ilang pseudo honorable artifact sa Mount Wuzi. Nasa kamay sila ng punong guro, manager elder, o mga alagad na mataas. Pinahahalagahan. Muling paalala ng Soul Elder. Ano? Kahit ang punong guro ay may pseudo honorable artifact. Nagulat si Xingju sa kanyang puso. Siyempre, ang tunay na honorable artifacts ay nasa kamay ng 5 matandang halimaw sa Mount Wuzi. Mayroon silang pambihirang kapangyarihan at makakatulong sa kanila na linangin at pahabain ang kanilang buhay. Noon, ang dahilan kung bakit nagawa ni Yunwei na maging pinakamalakas na tao sa mundo, maliban sa pag-asa sa mga kasanayan sa kaluluwa, umasa siya sa sarili niyang kapangyarihan. Sa hinaharap, kapag nabawi ko ang aking orihinal na katawan, gamit ang iyong kasalukuyang lakas, hindi pabanggitin ng mataas na ranggo na Azura Wuzun, maaari mo ring labanan ang mababang ranggong Azura Martial Gods.
Ang Soul Elder ay nagsalaysay ng buong kumpiyansa. At pagkatapos marinig ang mga salita ng Soul Elder, naiinip na ninais ni Xingju na tulungan ang Soul Elder na mabawi ang kanyang orihinal na katawan upang makalaban niya ang mababang ranggong Azura Martial Gods. Bukod dito, mayroon siyang lakas ng isang mataas na ranggo ng Azura Martial Master. Nangangahulugan niyo na kung si Xingju ay naging isang Azura Martial God balang araw, hindi ba siya magiging walang talo sa mundo? Maliban sa limang matandang halimaw na may totoong honorable artifacts, naniniwala si Xingju na malamang na walang sino man sa mundo ang makakalaban sa kanya. Hindi, ayon sa taong tinawag ang kanyang sarili na Diyos, tila mayroong isang mahiwagang puwersa sa itaas ng Mount Wuzi na nagtatago sa mundong ito. Hindi ako maaaring maging pabaya. Kailangan kong lumaban ng tuloy-tuloy at tiyak. Mukhang sinasadya nilang pahirapan ang Spirit Eater Clan. Bago ko makuha ang 5 Lakshasa Stones, hindi ko dapat ilantad ang aking pagkatao. Gayunpaman, mabilis na naalala ni Xingju ang mga salita ng misteryosong pag-iral sa kanyang katawan. Napakahiwaga ng pag-iral, at nagbigay ito kay Xingju ng matinding kapangyarihan. Sa makatuwid, hindi nag-alinlangan si Xingju sa mga salita ng pagkakaroon. Sayang naman at wala na si Senior Soul Ming sa mundong ito. Kung hindi, baka may alam siya. Medyo nagsisisi si Xingju na hindi niya nakilala ang henyong senior ng Spirit Eater Clan. Wah! Boom! Sa sandaling ito, isa pang malakas na tunog ang narinig. Pagtingin, si Wu Yuan pala. Siya ay tinamaan ng Demonic Beast. Bagamat hindi ito nakamamatay, siya ay malubhang nasugatan. Bukod sa kanya, nahihirapan din si Yao Ting, na sumali sa labanan. Siya at si Wu Yuan ay halatang walang pseudo honorable artifact, kaya mahirap para sa kanila na harapin ang Demonic Beast. Sa sandaling ito, tila naiintindihan ni Xingju kung bakit sila ay niraranggo sa ibaba ng listahan ng mundo. Malamang dahil wala silang pseudo honorable artifact. Hindi tayo magpapatuloy ng ganito. Kung hindi, malilipol tayo lahat. Tumingin si Xingju sa lahat ng direksyon at natuklasan na sarado na ang Spirit Formation Gate na pinanggalingan nila. Ang lalim ng bulwagan ay walang hangganan, at hindi niya alam kung ano pang nakakatakot na bagay ang nasa loob. Kaya, sa sandaling ito, kailangan nilang magtulungan para patayin itong Demonic Beast. Mukhang ito lang ang paraan. Swish, 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 swish. Nang makita iyon, nagnangalit si Xingju at nagsimulang maglagay ng mga rune sa lupa. Nais niyang magtayo ng isang forma sayon na maaaring sugpuin ang Demonic Beast. Saka lamang sila magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, lahat sila ay ililibing dito. Kung noon pa man, kakailanganin ni Xingju ng hindi bababa sa ilang oras para isulat ang forma sayon. Gayunpaman, sa tulong ng isang Soul Exalt, ang kanyang lakas ay umabot sa antas ng mataas na ranggo na Azura Wuzun, kaya mas madali para sa kanya na isulat ang forma sayon. Makalipas ang isang oras, natapos ni Xingju ang pagsulat ng isang maringgal na forma sayon. Gayunpaman, ang forma sayon ay nangangailangan ng lahat upang isaaktibo ito, kaya ito ay tila isang malaking guhit na casual na nakasulat sa mga mata ng mga tagalabas. Inakala ng lahat na si Xingju ay isang baliw, kaya hindi nila ito pinansin. Sa halip, kinakabahan silang tumitig sa labanan sa harapan nila. Lalong lumalala ang labanan. Hindi lamang si Yao Ting ang nagpakita ng mga senyales ng hindi niya kayang kumapit, maging ang mga tao mula sa Mount Wuzi ay lubhang mahina. Lahat, makinig. Lahat ng mga eksperto sa antas ng Azura Wuzun, tumayo sa aking bilog at i-activate ang formation. Mga tao mula sa Mount Wuzi, akitin ang Demonic Beast sa forma sayon. Magagawa kong sugpuin ang kapangyarihan nito. Sigaw ni Xingju sa karamihan pagkatapos niyang isulat ang formation. May sakit ba sa pag-iisip ang ito? Kaya niyang sugpuin ang isang mid-level na Azura Martial Gods Demonic Beast gamit iyon. Tama. Sa tingin niya ba ay World God iyon? Nakuha ng boses ni Xingju ang atensyon ng lahat. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay tumitingin sa kanya ng pang-aalipusta, na parabang tumitingin sila sa isang mapanuring baliw. Lahat, mabilis gawin ang sinasabi niya. Marunong siya sa mga World Spirit Techniques. Tiyak na matutulungan niya tayo. Mabilis, kung hindi, lahat tayo ay ililibing dito. Sa sandaling iyon, sumigaw ng malakas si Yao Ting. Nakita na niya si Xingju na lumagpas sa forma sayon noon. Kaya, naniwala siya kay Xingju. Tama na yan. Bilisin mo pumasok ka na sa bilog na yan. Inang, bakit tulala ka pa? Spacing out, maaalala ng daddy mo ang itsura mo. Pagkatapos nating maalis ang halimaw na ito, tingnan mo kung hindi kasi sirain ng daddy mo. At sabay sigaw din ng malakas ni Wu Yuan. Bilis. Lahat, bilisin mo. Mabilis na pumasok sa formation. Ang mga salita ni Xingju ay walang kahit kititing na panghihikayat. Gayunpaman, ang mga salita ni Wu Yuan at Yao Ting ay ganap na naiiya. Nang magsalita ang dalawa ay para silang nagbibigay ng death order. Hindi alintana kung sila ay nalilito o nakatingin kay Xingju nang may panghahamak, sa sandaling iyon, lahat sila ay tumatakbo ng buong buhay patungo sa formation core kung saan naroon si Xingju. Ang kanilang bilis ay napakabilis. Mayroong ilang mga tao na kahit na tumakbo palayo sa kanilang mga sapatos. Higit pa rito, habang tumatakbo sila, tinakpan nila ang kanilang mga mukha ng kanilang mga kamay, labis na natatakot na maalala ni Wu Yuan ang kanilang mga pagpapakita.
Goaty Bigot Old Man, maaalala ka ng daddy mo. Kung hindi ka nagmamadaling tumakbo, hintayin mo na lang na pilayin ka ng daddy mo. Dapat sabihin na si Wu Yuan ay hindi isang tao. Habang nakikipag-usap siya sa Demonic Beast, sumigaw siya ng malakas, na natakot sa mga tao na sa una ay labis na takot na tumakbo sa Formation Core kung saan naroon si Xingju. Yao Ting, hindi ka nagbibiro ha? Kaya ba talaga ng lalaking ito? Oo, hindi siya disipulo ng Mount Wuzi, at hindi ko pa siya nakita. Talaga bang may ganitong kakayahan siya? Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Nabaye, Lu Yuan, at ang iba pa na nakikipaglaban sa Demonic Beast sa malayo ay nag-aalinlangan din. Mayroon ka bang ibang ideya sa oras na ito? Hindi sumagot si Yao Ting, ngunit malamig na nagtanong sa halip. Matapos marinig ang mga salita ni Yao Ting, hindi nagsalita si Nabaye, Lu Yuan, at ang iba pa. Sa sandaling iyon, wala talaga silang ideya. Ito ay isang sandali ng buhay at kamatayan. Lahat, huwag magpigil. Ibuhos ang lahat ng iyong lakas sa Formation Core at makinig sa aking mga utos. Sa sandaling iyon, ibinagsak ni Xingju ang kanyang mga kamay sa lupa at sumigaw. Buksan. Buzz. Kasabay nito, ang malaking magulong mapa sa lupa ay agad na namumulaklak na may nakasisilaw na liwanag. Ang mga rune na iyon ay tila nabuhay, at tulad ng isang malaking bilang ng mga tadpoles, sila ay nagsimulang sumulong ng magkasama. Lalong lumiwanag ang liwanag, para bang isang araw ang bumagsak sa lupa at naaninag ang kalangitan. Napakasilaw ng nakakasilaw na liwanag na hindi maimulat ng lahat ang kanilang mga mata, ngunit nabigla rin ang kanilang mga puso. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 688, Labanan-Laban. What a powerful spirit formation. Nagawa niya talaga. Ang spirit formation na umaapaw sa liwanag ay naglabas ng malakas na aura. Maging ang mga Azura martial gods na nakikipaglaban sa demonyong hayop ay puno ng papuri. Alam nila na hindi nila kayang maglatag ng ganoon kalakas na spirit formation. Kahit na ang manager elders ng Mount Wuzi ay hindi ito mailagay. Gayunpaman, ang nasabing spirit formation ay inilatag ng isang hindi katulad ni Xingju. Paanong hindi sila magugulat? Bilisan mo, akitin mo ang demonyong hayop sa spirit formation. Bagaman siya ay nabigla, ang sitwasyon ay apurahan at walang oras na sayangin. Sigaw ng babaeng elder ng Ethereal Summit at namuna sa pagtalikod. Lumipad siya patungo sa direksyon ng hanay sa napakabilis na bilis, gustong akitin ang demonyong halimaw sa hanay. Sa kanyang likuran, si Baye at ang iba ay hindi nang ahas na maging mabagal at nagmamadaling sumunod. Dapat malaman na kung sino man ang mabagal sa panahong tulad nito, malamang na mamatay sila sa kamay ng demonyong halimaw. Kaya, lahat ay pinakawalan ang kanilang bilis sa limitasyon. Whoosh whoosh whoosh. Ilang pigira ang tumusok sa hangin at nakarating sa itaas ng spirit formation sa isang kisap mata. Matapos makapasok sa spirit formation. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng bawat isa dahil kitang-kita nila na mabilis na bumababa ang kanilang kapangyarihan. Sa isang iglap lang, napigilan sila sa antas ng Azura Wuzun. Nakakatakot na spirit formation. Matapos itong personal na maranasan, talagang naunawaan nila kung gaano kakilakilabot ang spirit formation na ito. Lalo na kapag ang mga driver ng spirit formation ay halos nasa antas lamang ng Azura Wuzun. Sa sandaling ito, si Baye at ang iba pa ay tumingin kay Xingju na may komplikadong mga tingin. Sari-saring kaisipan ang gumugulo sa isipan ng lahat. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinaplano. Ha! Ang demonyong halimaw ay walang katalinuhan. Isa itong halimaw na marunong lang pumatay. Nang makita na ang lahat ay umatras at nagtipon sa spirit formation, hindi ito nagatubili at sumugod na may mahabang dagandong. Bang 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 bang! Malaki ang katawan ng demonyong hayop, ngunit ang bilis ng paggalaw nito ay abnormal na mabilis. Ang makapal at matitibay na mga paa nito ay patuloy na bumabagsak sa lupa, na nanginginig sa lahat kaya nahihirapan silang tumayo. Ang mga hindi sapat na malakas ay nahulog talaga sa lupa, hindi makatayo. Bilisan mo at maghiwa-hiwalay. Nang makita ang mga demonyong halimaw na humahabol sa kanila, mabilis na lumipad si Baye at ang iba papalabas ng Forma Sion. Sa loob ng Forma Sion, ang kanilang lakas ay pinigilan sa antas ng Azura Wuzun. Kung aatakehin sila ng mga demonyong halimaw sa labas ng Forma Sion, hindi sila makakalaban. Ang bawat tao ay lumukso sa Forma Sion ng sabay-sabay, at ang kapangyarihan na napigilan ay agad na nabawi, na nagpapahintulot sa kanila na sa wakas ay makapagpahinga. Iniisip pa lang kung paano pipigilan ang lakas ng demonyong halimaw pagkatapos makapasok sa Forma Sion, medyo kumpiyansa sila na mapapatay nila ito. Ha! Kasunod ng isa pang malakas na dagandong, ang demonyong halimaw ay pumasok na sa Forma Sion. Ang lakas nito ay napigilan din ng isang level, bumaba mula sa isang middle stage Azura Martial God hanggang sa isang beginner stage na Azura Martial God. Ha! Bagamat nawala ng katalinuhan ang Demonic Beast, tila naramdaman nito ang mga pagbabago sa katawan nito. Nang maramdamang bumaba na ang lakas nito, talagang nataranta na naman ito, na inihampas ang mahabang sable sa kamay nito sa mga tao sa labas ng formation. Wow! Ang mahabang sable ay naglazlas sa hangin, at maging ang hangin ay naputol nito, na naglalabas ng tunog tulad ng panaghuy ng mga multo at pag-ungol ng mga lobo. Emph, naglakas loob ka pa rin maging mayabang sa sandaling ito. Papatayin kita sa isang kamay.
Ethelgal ni Baye, siya, na sinalanta ng demonyong halimaw, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong maghayganti. Bigla niyang ibinaba ang foldang fan sa kamay niya. Sa isang iglap, dumaloy ang runic light, at ang maliit na foldang fan ay naging malaking foldang fan na 12 zang ang haba, dumiretso sa mahabang sable ng demonyong halimaw. Klang! Ang mahabang sable at ang natitiklap na pamaypay ay nagbanggaan sa himpapawid, at isang nakakatalim na tunog ang narinig. Parang tunog ng sinaunang kampana, at lahat ay nabingi. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang higit na ikinagulat ng lahat ay ang mahabang sable ng demonyong halimaw ay pilit na tinaboy ng foldang fan ni Baye. Maging ang malaking demonyong halimaw ay napilitang umatras ng 2 hakbang. Ang isang pseudo-honorable weapon ay talagang makapangyarihan. Sa sandaling ito, bagamat si Xingju ang nagtutulak sa pagbuo, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Baye at sa iba pa. Nang makita niya si Baye na madaling itinaboy ang mahabang saber ng demonyong hayop gamit ang pseudo-honorable weapon, lalo pang lumakas ang kanyang pagnanais para sa honorable weapon. Sama-samang umatake, huwag mo siyang hayaang lumabas ng formation. Nang makitang si Baye ang talagang nang ibabaw, lahat ng nasa himpapawid ay tuwang-tuwa. Sina Lu Yuan, Yao Ting, Wu Yuan, Yi Changfeng, Kong Guang, at ang mga elder ng Ethereal Summit ay sabay na umatake. Ilang malalakas na pag-atake ang lumabas, dahilan upang magbago ang kulay ng espasyo, at manginig ang bulwagan. Bang, 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 bang. Ang mga demonyong hayop ay walang anumang katalinuhan. Paano nila maiiwasan ang mga pag-atake ng mga henyo na ito kung sila ay nasa parehong antas? Hindi mabilang na pag-atake ang patuloy na binomba ang katawan nito. Para itong 100 bulaklak na namumukadkad sa napakalaki nitong katawan. Sa ilalim ng nakakasilaw na pag-atake, ang demonyong hayop ay nakadama ng matinding sakit. Ha! Isang mahabang alulong muli narinig. Ito ay tila isang mahinang sigaw ng sakit, ngunit tila rin galit at ayaw. Ang malaking katawan ng demonyong halimaw ay nagsimulang lumabo at lumiit sa hangin. Siya ba ay pagpunta sa self-destruct? Ang pagbabago sa kanilang harapan ay ikinagulat ng lahat. Inakala nilang lahat na ang demonyong halimaw ay sisira sa sarili. Ang pagsira sa sarili ng Shira Martial God ay lubhang nakakatakot. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nakaramdam ng takot sa mga tao. Sa pag-aakalang maaari itong mapahamak sa sarili, si Baye at ang iba pa ay tumalikod at tumakas sa malayo nang walang sinasabi. Iniwan talaga nila si Xingju at ang iba pang nagtutulak ng formation dito. Hindi ba masyadong hindi tapat iyon? Nang makitang si Baye at ang iba pa ay talagang tumakas, ang mga tao sa mata ng Forma Sion ay napuno ng sama ng loob. Agad silang nataranta at tumigil sa pagbuhos ng enerhiya sa Forma Sion. Lahat sila ay pumailang lang sa langit at tumakas sa malayo. Dahil sila ang pinakamalapit sa demonyong halimaw, kung ang demonyong halimaw ay talagang mapahamak sa sarili, tiyak na mamamatay sila. Hindi, hindi ito pagsira sa sarili. Gayunpaman, habang ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang makatakas, si Xingju ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, nakatingin sa mga pagbabago ng demonyong halimaw sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, makumpirma niya na hindi ito pagsira sa sarili. Sa sandaling ito, ang demonyong hayop ay kumikinang ng maliwanag. Malabo na ang katawan nito, at tila nagiging katawan ng enerhiya. Sa ngayon, ang tanging nakikita ay ang nakakasilaw na liwanag. Habang kumukutitap ang liwanag, lumiliit ito, lumiliit. Gayunpaman, ang liwanag ay unti-unting lumiliwanag, na parabang may kung ano. Buzz! Sa wakas, nawala ang liwanag at naalis ang panganib. Gayunpaman, sa himpapawid, isang maliit na susi ang lumitaw. Ang susi na ito ay ganap na puti at nagninangning ng maliwanag. Ito ay pinaliit mula sa enerhiya, at may nakasulat na salita sa susi. Langit. Ito talaga ang Heaven Key. Kahit na ang lahat ay tumakas na sa malayo, binibigyang pansin pa rin nila ang mga pagbabago sa posisyon ng demonyong halimaw. Sa kanilang paningin, kitang-kita nila ang hugis ng susi, at maging ang salitang langit sa susi. Pagtingin sa susi na lumulutang sa hangin, naging berde ang bituka ng lahat sa panghihinayang. Dapat itong malaman na ang susi na ito ay may mahusay na epekto. Sa sandaling ito, sabay-sabay na lumipad pabalik ang lahat at pinakawala ng kanilang pinakamataas na bilis, na gustong agawin ang susi ng langit. Ang pinakamabilis na tao ay si Baye. Kabisado na niya ang Step and Cloud Technique ng Heaven Dao Peak at nalinang na niya ito sa Great Success Realm. Kasabay ng kanyang lakas, siya ay ilang beses na mas mabilis kaysa kay Fang Tianhua. Lumitaw ang mga puting ulap sa ilalim ng mga paa ni Baye, at hindi mabilang na mga after image ang lumitaw sa likuran niya. Tumalon siya sa mga taong nasa harapan niya at dumiretso sa susi. Hoy! Akin ang susi ng langit. Nang malagpasan niya ang huling tao, tuwang-tuwa na sumigaw si Baye. Tiwala siya na walang makakalampas sa kanyang bilis, at determinado siyang makuha ang susi ng langit. Swoosh! Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita si Baye, isang figure ang bumaril mula sa ibaba, tulad ng isang shooting star, diretso sa Heaven Key. Kahit na ang bilis kung saan niya nakuha ang figure ay mas mabagal kaysa kay Baye, napakalapit niya sa Heaven Key. Sa isang kisap mata, ang liwanag ay tumama sa harap ng susi. Kinawayan ng figure ang kanyang manggas at inilagay ang susi ng langit. Ito. Natahimik ang lahat, lalo na si Baye.
Halos lumuwa ang mga eyeballs niya sa mga socket nito. Dati, nakatitig sila sa Heaven Key sa ere, pero hindi nila pinansin kung may tao pa sa ibaba ng formation. Ito ay dahil hindi nila inaasahan na sa ganoong delikadong sandali, may isang taong hindi umalis sa pormasayon at nagkusa na agawin ang susi. Ang taong nakakuha ng Heaven Key ay natural na si Shinju, na nagbabantay sa formation. Ibigay mo sa akin ang susi ng langit. Nagalit si Baiya na ang Heavenly Key na determinado niyang makuha ay inagaw ng iba. Sinaway niya si Shinju. Isinulat mo ba ang iyong pangalan? Sumulyap si Shinju kay Baiya nang walang pakialam na parabang nakatingin siya sa isang tulala. Kung hindi mo ibibigay sa akin, kukunin ko ang buhay mo. Nang makitang hindi lamang tumanggi si Shinju na ibigay ang susi ng langit, ngunit kinutsarin siya, hindi na sinayang ni Baiya ang mga salita. Ang Majestic Azura Power ay lumundag na parang isang dark purple na talon, at sa isang kisap mata, ito ay naging isang malaking palad. Sa isang nakakatakot na kapangyarihan, sinunggaban nito si Shinju. Emph! Sa pagharap sa pag-atake ni Baiye, si Shinju ay sumanggot ng malamig. Nang hindi umiwas ay hinampas din niya ang kanyang palad. Ang kuwang sa harap ng kanyang palad ay kumikislat, at pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking gininto ang kamay. Isa itong soul skill, ang Limitless Palm Technique. Ha! Ang malaking gininto ang kamay ay umalangaw-ngaw sa dagandong ng isang dragon. Saan man ito dumaan, ang espasyo ay napunit. Ito ay hindi mapigilan, at sa isang kisap mata, ito ay nasa harap ng lilang kamay ni Baiye. Bang! Ang dagandong ay yumanig sa kalangitan, at umalangaw-ngaw ang mga alon. Ang madilim na lilang liwanag ay sumabog sa lahat ng dako. Ang lilang kamay ay ganap na natalo ng Limitless Palm Technique ni Shinju. Talagang hinaranggan niya ang pag-atake ni Baiye. Pagtingin sa eksenang nasa harapan nila, nagliwanag ang mga mata ng lahat, at puno ng dipaniniwala ang kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na si Shinju, na isa lamang mataas na antas na Azura Wuzun, ay maaaring hadlangan ang pag-atake ni Baiye. Ito ay hindi maisip. Gayunpaman, sa susunod na sandali, sila ay ganap na natigilan. Whoosh! Sa isang malakas na ingay, ang gininto ang liwanag ay sumiklab sa dark purple na mga alo ng enerhiya, at muling lumitaw ang malaking gininto ang kamay. Hindi lang ito nawala, ngunit talagang bumalik ito sa orihinal nitong anyo, at ngayon ay dumiretso na ito para kay Baiye. Ito. Bagamat ang kanyang nakaraang pag-atake ay casual, hindi ito isang bagay na maaaring labanan ni Azura Wuzun. Gayunpaman, hindi lamang hinarang ni Shinju ang kanyang pag-atake, ngunit siya rin ang nangibabaw. Talagang nagulat ito kay Baiye.